Hello mga kaligot, isa pa magpaalang araw sa inyo. Welcome to my channel. Bali ang video natin ngayon guys ay itong pag-overhaul ng China na motor na Motor Plus. Pero guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga video na i-upload ko pa na makakatulong sa inyo, yan, makadagdag knowledge. Ito guys, yung sira nito pag pinadyakan mo, parang spring lang siya, wala siyang kapit. Yan, pag pinadyakan mo, walang power, parang spring na siya, spring na yung umiikot. Ito guys, binayak yung makina, papakita ko sa inyo kung ano nasira. Tanggalin natin yung transmission na yan. Hindi naman lining ang sira niya, pero meron yung nabasag dyan, yung sa may tinutukuran ng kick assembly, yung pinaka stopper niya nabasag. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito guys, tanggalin naman tayong transmission. Ito guys ay Motor Plus na motor. Bali ang cambio nito eh, 1 down 4 up. Ayan, China motor. Biniyak ang makina dahil yan, walang pagkinik mo, para lang siyang spring na bumabalik. Bumabalik siya, pero bumabalik pagkinik mo, pero wala siya, hindi siya kumakagat. Hindi kumakagat yung sa pinion gear nung kick assembly niya. Yung pinaka gear niya, hindi kumakapit. Tapay tao sa inyo guys mamaya. Yan guys, yan. Tanggal natin yung transmission. Ayun guys, basag yun yung pinaka stopper nya, stopper ng kick assembly. Kaya pag pinadyakan, sumiikot lang din siya, sumasama lang din. Ayan, ayun o, basag yung kanyang crankcase. Yung crankcase ng, ayun yung gitna, yun basag siya. Yan yung dyan, yung stopper niya yan. Yan, ito kaya hindi ko makapit yung kanyang pinion gear. Yan yung ngipin na yan, hindi siya umaabot dahil nga yung pinaka stopper niya sumusunod lang din. Yan, okay pa to. Yun lang ang problema niya. Papakita ko sa inyo mamaya yung position niya. So guys, i-ano natin to, ipapa-rebuild natin yung crankcase. Na, tinignan natin yung kanyang kick assembly. Ito guys, yung crankcase, yan basag, yan yung kabasag niya. Yan, ganyan yan, mayroon dapat yung, yan, dyan yung stopper niya. Yan, nangyayari, lumulusot, yan. Ipapa-rebuild natin guys, sa machine shop, para bumalik sa dati niyang peso. Yan, ganyan yan guys, yan, yan, yan. Ngayon lumulusot siya, yan yung pinaka stopper niya, yan, hindi siya kumat, hindi siya tumutukod doon, kaya ayaw mag kick pag kinik mo, sumasama lang siya, spring lang na sumusunod, hindi kumakagat yung gear. Yan guys, papa machine shop natin yan, papa rebuild natin. Ito guys, yan ang itsura nya. Ayan, ganyan dapat ang itsura nyan. Pina-rebuild na natin sa machine shop. Yan, ikakabit na natin yan guys. Ayan, ganyan dapat sya. Yan, yung stopper nya yun, nakakalso dun. Para yung gear, yung pinion gear yan, kumagat. Yan, balik na natin tong transmission. Transmission gear. Yan, ganyan lang guys. Yung pag magbabaklas kayo, titignan nyo lang yung pwesto. Yung pwesto ng bawat pyesa. Lagi kong sinasabi sa inyo guys na tatandaan nyo yung pwesto. Balik natin yung fork, shifting fork.
yung shifting drum yan. Yan, magkakaibang itsura niyan. Yan, ganyan lang ang pwesto niya. Pantay-pantay lang siya, guys. Maraming salamat nga pala sa lahat ng subscribers, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo, guys, sa pag-support sa aking channel. Huwag kayo magsawang sumuporta para makabigay pa ako ng ibang tip, idea para sa tungkol sa mga motor, pansarili nyong motor, or pwede nyong gamitin sa trabaho. Yan, guys, ganyan lang yung shifting fork. Tingnan nyo lang yan, guys, panoorin nyo lang, dapat ganyan, pantay-pantay siya. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, guys, para updated kayo. Yan, nalagay natin yung pin. Yan, ganyan lang siya, pantay-pantay lang siya. Tatama naman yan, magkakasukat yan. Dapat ganyan. Basta pag ibabalik nyo, tignan nyo lang yung position at tignan nyo kung tugma talaga siya. Yan, yan, ganyan lang, guys, panoorin nyo lang. Lagyan na natin yung gasket. Ang gasket nito, guys, ay parehas ng CG 150 or GY6 150, parehas sila ng gasket. CG 150, yan, same sila ng makina. Yan, balikan natin yung crankcase, balikan natin yung mga tornilyo. Yan, may mga tornilyo yan dyan. Yan, guys, yan, ganyan. Tapos ito, guys, dapat naka-timing sya, nakatapat yung timing mark nya, yung dalawang timing mark. Oil pump gear, balik. Tapos itong yan, balik din natin tong selector nya. Yan, sungkitan nyo lang muna yung isa, yung spindle, bago ilagay natin selector. Yan, guys, basta, guys, pag magbabaklas kayo, tatandaan nyo kung saan nakalagay yung mga pyesa, kung ano yung pwesto nya. Yan, para, yan, kumari picturean nyo para hindi tayo malito. Bago nyo tanggalin, tignan nyo or picturean nyo para pagka nalit. Alam mo, first time yung galawin yung ganitong klaseng motor, ganitong klaseng makina. Yan, maaaring yung picturean yan or videoan para merong tayong reference lalo sa mga baguhan. Kung hindi natin kabisado, pwede natin gawin yan. At mas maganda yung yan, may reference tayo. Ito, guys, yan, kumakambyo na yan. Check nyo kung makagat yung cambio. Pag kumakagat na yung cambio, okay na yan, guys. Yan, tingnan nyo kung kumakambyo siya. Neutral nyo muna bago i-cambio kung kumakapit. Yan, pag kumakagat na yan, guys, okay na yan. Tapos to, guys, yung timing mark nya, yan, dapat yan yung dalawang bilog, may tuldok yan na parang bilog, na bilog, magkatapat lang yan, guys. Yan, dapat nakatiming yan dyan, nakatapat yan. Ayun, no, mapapansin nyo yan dyan, mayroon yung bilog, dapat magkatakip yan, dahil pag hindi yan magkatapat, hindi under ang motor, guys.
Yan, balik natin yung mga tornilyo. Okay na. Balik na natin yung clutch housing, yung clutch assembly. May washer sa ibabaw ng clutch housing, yan. Balik natin yung lining. Ang lining nito ay 5. Parehas lang siya ng TMX-155. Parehas siya ng lining ng TMX-155. Parehas siya ng makina. Okay na. Lagyan natin yung washer muna. Clip. Meron siyang share clip dyan. Yan, may share clip yan, guys. Wala na siyang castle nut. Yan, share clip lang siya. Ito lang yung merong castle nut. Washer muna, guys. Lagyan natin yung washer. Bago yung yan, castle nut. And guys, panoorin nyo lang. Yan, ikita na natin, guys. Tapos balik natin itong oil pump cover. Yan, may tatlong tornilyo yan dyan. Yan, guys, kung sakaling makaranas kayo ng ganun, yung pag pinadyaka mo ay parang spring lang siya, bumabalik siya pero wala siyang kagat. Hindi ko makagat yung kanyang kick assembly, yung pinion gear doon, yung pinion.